So, didikitan natin yan guys dyan sa loob. Ito na ho yung chassis natin guys. Ayan. So, hindi pa natapos. Pinagbubutas-butasan ko ngayon. Tangke natin guys ito. Gawa tayo ng madaming ganito guys. Ayan guys, dito natin yan ilagay. Diyan. So, nailagay ko na yung ano, yan o. Kaya siyang tingnan. At ito yung natin o, bolt action natin. Dito natin yan ilagay sa loob. Diyan sa loob natin yan ilagay. Yan. Ready na to. Ito yung chamber. Ito yung tangke ko guys. One divider tapos dito natin to. Ito yung bolt action natin. Tapos yan dapat ano siya dyan. Loob. Dyan, pasok natin yan dyan. So, yung ginawa ko ngayon is scope para sa yung ginawa kong laruan na 50 caliber. So, ginanyan ko lang guys. So, kasi wala akong PVC na ganito kalaki. So, didikitan na lang siguro ko yan dyan sa ano. Pero ito, tatanggalin ko to mamaya pag didikit na yan. Tapos ito yung scope natin guys. Wala kasi tayong pambili ng totoong scope. So dito ko to ilagay. Ito na pala yung marble gun natin, malapit na matapos guys. Yan. So lagay natin dyan para mas para maganda siyang tingnan pag may scope. Tapos ito, gumawa din ako ng ano guys, ganito ang tawag kaya nito doon sa dulo, doon to sa dulo. So hindi pa natapos yan. Oh, baret kasi dito rin to guys. Oh, dyan dyan yan sa loob yan. So ganyan yung maging itsura nya, ganyan. Oh,
tapos scope dito. Yan o. So yun lang. Didikitan natin to tapos ilagay natin dyan. So ito na yung bat natin. Lagyan ko ng bolt para matibay at saka lagyan natin yan ng epoxy. Epoxyhan natin yan guys. So dito sa gitna dapat kapalan mo ng epoxy mo. Kapalan mo dito sa loob para mas matibay siya. Tapos ito, linagyan ko na nga ng bolt dito at saka sa kabila para mas matibay siya. Kapalan mo lang dito, mga ganito. Tapos dyan na yung exhaust mo. Tapos, one divider lang to. Dito na yung isang divider ko. Tapos wala, empty na yan dyan. Barrel na lang, tsaka yung barrel, tsaka yung bolt action mo dyan. Oh. Ito na ho yung marble gun natin. Yan. So, one divider lang po ito, guys. One divider. Binago ko na kasi dati. Dito ko inilagay itong bat. So, para hindi mahirap. So, ito ko na lang. Ilagyan ko lang ng sinilas dito. Yan. Tapos nakita niyo na yung bolt action paano ko inilagay ito. Tapos manipis lang ito na PVC. Yung sa panghaw lang ng CR kanipis ito. Ito. Tsaka ito, kita niyo naman ginawa ko lang din itong scope. Yan. So ito lang din to. PVC lang din to. Tapos yung igniter ko, ganyan lang yung igniter ko, guys. Tapos nilagay ko yung wire dito sa loob. Tapos nakita niyo naman yung wire papunta dito sa kabila. Ganyan. Tapos ito, PVC lang din to. Ginawa ko to, PVC lang din to. Hindi ko pa nalagyan, guma lang yung ilagay ko dito. So linagyan ko ng bolt dito kasi itong barrel pwede itong tanggalin, pwede itong hilain itong barrel, lalabas. So kung gusto mong palitan ng mababa or mataas or kung ikaw na yung bahala. So sana guys may natutunan kayo. Ito sana nagustuhan nyo. Medyo pangit itong ginawa natin kasi alam kong mas marami pang magaling gumawa sa akin ng marble gun. Yan. Nakabolt na rin yan siya, guys. Nakabolt yan sa loob. Yan. Tapos nakabolt na rin ito. Yan. Mas maganda sana kung totoo yung scope para hindi mahirap panghunting kasi ito mahirap tong gamitin. Ito ilagay natin yung Jolene. So sana guys nagustuhan niyo yung video natin guys at nakatulong ko sa inyo. So shout out kay Andre Laydan, kay Noel Antequesa sa pagsuporta, kay John Deben. Tapos sa yung nag-request ito na kung paano ko daw ginawa. So medyo mahirap-hirap. Matagal ngang natapos to, guys. So sana nag-enjoy kayo at kayo nang bahala kung yung kulay na gusto nyo. So chill. Gagawa pa tayo ng ibang design guro kung kaya natin. So try natin paputokin to, guys. To Jolene. Tato lang muna kasi mas maganda kung matuyo na talaga itong dito sa loob. Hindi pa kasi masyadong tuyo to, guys.
Yun. Ayos.